morning. I'm Angelo Castro III. I'm Angela and we are the Castros. Naku, Friday na nga ngayon, ano? And we are joined by Buddha's Belly. Of course, it's Friday. We have fried rice, different dim sums, hakaw, at ano isa? Buchi. Buchi, our favorite buchi. Oh, thank you kay Marjorie for sending this over. Friday, it's last day of the week. Yay! Makakapahinga na tayo lahat. Oh, pero hindi, pero kawawa yung mga tatamaan ng bagyo. Aabangan natin yan, antabayanan natin yung mga magiging madaming, weather update. Dalawang bagyo po ang titignan natin. That's Ophel and that is Pepito. Yes. Typhoon Pepito. That's bound to hit central. Pepito's bound to hit central and southern Luzon. Mm-hmm. So we'll see the updates later on. Mm-hmm. Okay, we're serving the news in a countdown. All that before your second cup of coffee. This is brunch. Let's start off our countdown with the weather. The weather is calm now in the province of Cagayan after the province was battered by Typhoon Ophel. However, residents are now dealing with the aftermath of the typhoon. Some barangays have still no electricity and internet signals, while there are other barangays that are submerged in flood. Roads were also damaged due to the impact of Ophel and the previous storms that battered the province. So far, almost 420,000 persons or 109,000 families are affected by typhoons Ophel and Nika. Around 60,000 persons were displaced and half of them are currently staying in evacuation centers. Two people were injured by events caused by the storms, while authorities are still looking for two missing persons. And still, yung mga evacuation centers din sa ibang area na affected na ng typhoon ay nasira din. Mm-hmm. And then also, there are ilang areas din sa Cagayan, if I'm not mistaken, na hindi rin maabot ng tulong kasi isolated yung area nila. So, gumagawa pa sila ng paraan. Nika and Ophel magkasunod eh. So, walang chance after yung initial storm, walang chance of recovery yet. Pahinga eh. Oo, walang pahinga. So, even PBBM said it's useless to try to go into recovery mode because masisira lang ulit. Yes. But to get more information about the latest in Cagayan, we have their Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head, Ruel Rapsing. Sir, good morning. Thank you very much for joining us on brunch. Good morning to you and to all of your Opo. Sir, this is Angela po. No? Kumusta na po yung sitwasyon dyan sa Cagayan? At ilang lugar pa rin po ba yung lubog sa baha? All of our MDRM right now, busy sila sa Kamay's assessment po. To say operations ng kanilang mga municipalities, especially municipalities of Bagao, Alcala, Santa Ana, and Gonzaga. Mm-hmm. Dito po kasi Super Typhoon Ophel. And marami po kasing flash floods na nangyari yesterday, especially dun sa Gonzaga and Santa Ana, na nasira po yung bridge connecting Santa Ana to Gonzaga. So medyo isolated ngayon yung Santa Ana, wala tayong madadaanan. Ang alternate route lang ng mga tao is by foot, umiikot sila going to Santa Ana. Mm-hmm. Pero wala tayong alternate route magamit yung mga motorists going right now. Ilan po ba yung mga residente natin na nandoon sa isolated area na yon, sir? The population ng Santa Ana is around 18,000. Ano? Mm-hmm. All right. Yes, sir. Alam mo magiging epekto ng Typhoon Pepito na papasok, na possible po na tumama rin sa Central and Northern Luzon, sa inyong efforts po with regards to recovery and helping yung mga kababayan natin? Yes, itong pagpasok po ni Pepito, hopefully hindi na siya umakyat pataas at umabot kahit sa upper Cagayan, ano? Mm-hmm. At magbagsak siya maraming ulan. Because for sure, whatever yung rainfall sa upper Cagayan, like Vizcaya, Quirino, and Isabela, pupunta at pupunta pa rin po sa amin dahil kami ang catch basin dito sa region po.
Sir, can you give us a full picture of our kababayans po, yung mga nandoon mismo sa evacuation centers? Kamusta po sila? How many po yung nandoon sa mga evacuation centers? Well, we evacuated yesterday 29,000 individuals. Mm. Right now, since sunny na, yung iba na hindi highly susceptible to rain and loose landslide, ay pinapauwi na po natin. Mm-hmm. So, mga highly susceptible to rain-induced landslide lang, we make sure na hindi bibigay yung kanilang mga kalupaan tood. Mm-hmm. Baka magkaroon pa additional na problema. Mm-hmm, mm-hmm. So, posting na lang nandun sa evacuation centers po natin. Right. Yes, Sir Weldo, anong nakikita niyong pinaka-pangangailangan ngayon ng mga kababayan natin in and out of the evacuation centers? Sapat po ang supply ba natin ng tubig, of course, communication lines, medicine? As to lifeline po, communications and water, hindi namin problema. Although there are interruptions, yung local distributor natin, yung Kakel po, is trying all their best para ma-restore po yung power natin. Mm, okay. Given nga po nitong mga pinagdadaanan ng Cagayan, are we recommending po ang Cagayan ay malagay sa under state of calamity? After Julian po, we placed the province under state of calamity, yes. UMAM, and it's still in effect. 90 days naman po ang state of calamity natin. Mm-hmm. So it's not necessary for us to declare again the province under state of calamity. Mm-hmm. But with regards po sa pondo ng probinsya, is it sufficient po given na sunod-sunod po ang typhoon na tumama sa northern area? Yes, yes sir, it's still sufficient. May pondo pa po yung ating local government, provincial government, even our local governments, no, yung kanilang mga ira. Somehow, yung nadideplete lang ay yung quick response fund, which is the 30% of the 5% of the ira fund. Andyan pa po yung Eldrim Fund natin, mm-hmm. but the quick, andyan po yung nagamit na natin. Mm, okay, okay. Of course, we would also like to know, Mr. Rueli, yung kung meron po ba tayong mga naitalang mga injured na residente po ng Cagayan, may nawawala. Go ahead po. Yeah, as to missing, meron po kaming dalawang nai-report. Dalawang nangangahoy after Nika, no? After Nika left the country, may dalawang nangangahoy na sa ilog dahil napakarami pong mga kahoy na naanod from our from upstream Cagayan. But until now we're still conducting search and rescue, trying to find the missing persons. But sa as to casualty, wala po kaming reported on casualties mula pa kay Enting until ito kayo upload. And I just want to go back po dun sa mga areas na nabanggit po ninyo kanina na isolated dahil po yung mga daanan po dun ay impassable na. Can you give us a picture po kung ano po yung sitwasyon doon? Ito po ba impossible because of baha or may mga natumbang mga puno or poste? And ano po yung, what's our game plan po para maabot po natin yung tulong doon sa mga residente na stranded po doon sa other side of the area? Well, it's a bridge connecting Santa Ana to Gonzaga. And that bridge na nasira po siya dahil sa flash flood yesterday. Napakaraming punong kahoy na inanod din pababa. Sa tapat ng flash flood po natin, nasira po yung dalawang approach. Yung approach doon sa Santa Ana at dito sa Gonzaga. So no motorist would be able to pass through the San Jose Bridge po. Mm-hmm. So ang ginagawa ng kababayan natin ay umiikot na lamang po. Paikot ng Gonzaga going to Central na by foot. Ah,
Okay. Mr. Ruelli, yung nga pong nabanggit din ni Pangulong Rodrigo Duterte weeks ago, no, President Bongbong Marcos, tungkol po sa mga EDCA sites natin na po pwede natin ma-utilize, no, para nga po dito sa mga biktima ng bagyo. Meron po tayong isang EDCA site sa may Cagayan. Are we utilizing that po? The EDCA sites, it's being used by the national government, especially when they're bringing relief to dito. If whenever they have activities to dito, now yung mga personnel din ng EDCA during hydromet events, they go to our emergency operation center, our incident command post. They try to visit with us yung mga evacuation centers po. But somehow it would really depend on the government. Mm-hmm. They have advised us. The Philippine government must have at least a request for them to also help us on keeping living and be part of the humanitarian Right. All right. With that, thank you so much, Cagayan PDRRMO Head Ruelli Rapsing, for joining us on Brunch this morning. Stay safe, sir, and we'll continue to stay in touch. Maraming salamat po sa inyo and to all the listeners and viewers. Thank you. All right. Sige, let's continue with our countdown. 4 our top 9. Let's check in on the weather. Typhoon Ophel is about to exit PAR, but Luzon is again under the threat of severe tropical storm Pepito. For the details, Pag-asa weather forecaster Veronica Torres is now on the line. Good morning, Veronica. Thanks for joining us again. Good morning to you and all of our audience at One News. Mm-hmm. Yes, Veronica, ano update natin on of course si Ophel na palabas and si Pepito na nakapasok na ata, Veronica? Opo. So, si Ophel nga po ay kaninang 4 a.m. nasa may 100 kilometers northwest ng Calayan, Cagayan. Mm. Max wind, 120 kilometers per hour. At gustiness is up to 150 kilometers per hour. Moving north-northwest at 20 kilometers per hour po. Mm. And, yes po. Go ahead. Apo, yung pinakamataas na signal is signal number 3 sa western portion ng Babuyan Islands, northwestern portion ng mainland Cagayan, at northernmost portion ng Ilocos Norte. Signal number 2 sa northwestern portion ng mainland Cagayan, northern portion ng Apayao, at ang northern portion ng Ilocos Norte. At signal number 1 sa Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan, northern portion ng Isabela, rest of Apayao, Kalinga, northern na central portion ng Abra, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, at northern portion ng Ilocos Sur. So meron din tayo nakataas na storm surge warning na pwedeng maging higit pa sa 3 yung ating wave height or yung storm surge sa may Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands at Isabela. And then may gale warning pa nga rin tayo sa northern at eastern seaboard ng Northern Luzon. So tama po kayo, by tomorrow, posibleng lumabas ito na ating Philippine Area of Responsibility, pero yung re-entry not ruled out kasi yung tatahakin niyang direksyon ay malapit nga sa boundary ng ating PAR. And then, maliban nga po dito, kay Ophel, meron pa ngang Pepito na nasa loob din ng ating PAR. Kaninang 4 a.m., ito ay nasa layong 495 kilometers east ng Giwan Eastern Samar. Max wind is 110 kph. At gustiness up to 135 kilometers per hour. Westward, moving westward at 25 kilometers per hour. Kahit malayo pa nga itong si Pepito, meron na tayong signal number 1 na may lead time na 36 hours sa may Catanduanes, eastern portion ng Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur, eastern portion ng Albay, eastern at southern portion ng Sorsogon, at sa may northern Samar, northern portion ng eastern Samar, at ang northeastern portion ng Samar. Meron din tayong storm surge warning kay Pepito na posibleng umabot ng ito nga po ay posibleng umabot ng 2 to 3 meters din po sa may area ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, at Samar. So, nakikita nga natin na
possible landfall nito sa central and or southern Luzon during this weekend. At also nga pala, kagaya nga ng nabanggit natin kay Ophel pa lang, so kung saan man mag-landfall ito, itong bagyong ito, hindi siya, kailangan mag-ingat ng lahat ng nasa malapit sa area. Hindi lang naman yung sa magla-landfall. Kailangan natin mag-ingat sa mga malalakas na hangin kasi kahit naman hindi sabihin natin sa may Southern Luzon, pero makakaramdam pa rin naman ng malalakas na hangin yung mga nasa Central Luzon. Kaya nga po, as early as now, sinasabi na natin na Central and or Southern Luzon yung mga kailangan maghanda. Hindi lang po yung mga areas na kusan magla-landfall kasi yung malapit na areas kusan magla-landfall may eyewall yan, malalakas din yung mga hangin sa areas na yan. Posible na rin lumabas ng ating PAR si Pepito ng Monday afternoon o hindi kaya gabi po. Okay, Veronica, I'd like to ask no kasi yung we have wind signals already from Ophel and we already have signals also from Pepito. Ngayon, do they enhance each other or take away anything from each other? Kasi yan ang katanungan na marami. May dalawa tayo na within at least the vicinity of the Philippine Area of Responsibility. Opo. So, eto nga, tama po kayo. Dalawang bagyo loob ng PAR. So, although wala naman silang effect sa isa't isa, pero tuloy-tuloy pa rin yung paghina ni Ophel sa mga susunod na araw and pagpasok nito si Pepito. Ito tuloy-tuloy pa rin yung paglapit ni Pepito sa atin. Wala naman po silang direct interaction sa isa't isa dahil may kalayuan naman po sila. At saka Veronica, no, yung Pepito, while we saw the track no, na possible na nasa central also tatama, which will affect NCR, do we expect then also strong winds sa central and NCR area coming from Pepito? And anong magiging peak storm signal nito if this happens? Opo, ito ang si Pepito. Ay, nakita ngayon pa nga lang, nasa may karagatan pa ito, may kalayuan sa atin, nasa typhoon category na. Eh, nakita nga natin na posible pa nga ito mag-super typhoon bago mag-landfall or habang papalapit sa may eastern section ng Southern Luzon. Kaya, yun nga, asahan na natin, malalakas na hangin, posible pinakamataas na signal, signal number 5, kung patuloy na ganito yung track na, na magiging track natin. So, regardless kung saan magla-landfall, yung malalakas na hangin talaga sa mga malalapit na areas, ang kailangan nating batin, hindi lang po talaga yung landfall area. Okay, one more, about signal number 5, if ever mag-signal number 5, Veronica, anong area ang makakaranas ng signal number 5? Opo, so kung magtataas tayo ng signal number 5, possible ito sa may eastern section ng Southern Luzon. Also, not ruled out na maging signal number 5 eastern section ng Central Luzon, pati na rin sa may eastern section ng Visayas. Pero ito nga po, ano, delayed pa rin po ba yung ating yung amihan? So ngayon naman po ay pinag-aaralan na din ito ng ating mga climatologists kasi po dahil nga po naging sunod-sunod yung mga pagdaan ng bagyo. So hindi po masyado nakaka-penetrate yung ating amihan po. Usually first half ng November or second half ng October po yung amihan po natin. Alright, sige. Marami pong salamat sa inyong oras. That was Pag-asa Weather Forecaster, Veronica Torres. Alright, let's continue with our countdown. Here's something hot in our 8th spot. The price of siling labuyo or wild chili in Metro Manila markets has significantly increased to 600 pesos per kilo. Before this, siling labuyo was sold at 450 pesos per kilo. This is also the price before Tropical Cyclone Christine hit parts of the country. Meanwhile, the retail prices of bitter gourd or ampalaya have also risen from 140 pesos to 180 pesos a kilo. String beans or sitaw from 150 pesos to 160 pesos. And eggplant or talong from 130 pesos to 220 pesos. The DA earlier said that vegetable prices typically spike after typhoons but will return to normal after a few weeks. Ang taas na 300 pesos per kilo. Pero yun nga lahat, dahil... Lahat ng taas. Well, expected because we had Nika, typhoon. Nika, Ophel, and now we have Pepito. So even before that, you had Christine. Yeah.
But I'm saying we'll expect a peak all the way up to Christmas time for sure. It takes weeks kasi after yung last bagyo for it to settle down. Titingnan pa kasi natin yung production ng vegetable kung makakabawi tayo. Oo, hindi pinakita nga din before days ago yung mga kababayan natin sa Baguio. Alam naman natin yung mga gulay doon. Talagang hindi rin sila, na-affected din sila kay mataas yung mga presyo ngayon dito. And it will be a while before the prices can stabilize. It's because yung mga daanan sa Baguio, they're not secure yet because may mga nangyaring pagguho ng lupa sa mga daanan. Mm-hmm. All right, sige, let's continue. Ay, hindi na pala. Coming up. How much did the Marcos administration confiscate in their war on drugs campaign? And is President Bongbong Marcos finally going to cooperate with the International Criminal Court if former President Rodrigo Duterte volunteers himself for investigation? Yan, pag-uusapan natin yan. For the meantime, we are just getting started, mga kapatid. More of our top 10 news when brunch returns. Keep it here on Bon News. You're still watching Brunch here on One News. Friday na nga po ngayon sa iba. Payday? Friday pa lang ngayon. Sa iba, 15 ngayon eh. Nako, traffic. Traffic yan. Tapos syempre, yung mga paalala pa rin natin dun sa mga lugar na babayuhin nga nitong Pepito. But for the meantime, bati muna ako dito sa mga regular suspects natin, regular viewers natin. Mm-hmm. Dito sa YouTube, si Geraldine Balolong, nanonood yan all the way from Bukidnon, si Summer Cabrera, si Mark Santiago, Oscar N, and Renato Nieto. Nanonood din si Gary Ko, si Ronald Maxtay, si Tita Day, si Tito Naldi, Tito Nito. Sino pa ba? Si Mina Benandes. Ng ating Pokemon Go. Oo, sa Jessie Mendez family natin. VJ, si Ate Ice, Jerry si Marisol, Young. Si Tasha, si Mig Sebron. Marjorie Tan, Jerry Young. Uy, payo lang sa mga kapatid. Ralph payday, Domingo. Payday ngayon, pero huwag niyo po ubusin kung saan-saan kasi ang term that ginagamit ng marami is always save your money for a rainy day. And may bagyo po tayo ngayon. Day. Pepito is going to strengthen tomorrow. Mm-hmm. Tomorrow daw, tatama Pepito ng umaga, kaya abangan po natin. Yun. O, tuloy ko lang si Sam Pokemon Go. Ayan. Sinabi ka na yan. Sinabi mo na ba? Si, sino ba? Gary Field. Yan. Of course, yung Gary Field. Ralph Domingo. Okay, sige, let's go. Let's continue with our countdown. Now on our seventh spot, the Department of Social Welfare and Development reminds politicians not to politicize their relief operations. This comes amid reports that names and photos of local officials were attached to food packs. The agency says this is prohibited. Meanwhile, the DSWD assures the public that they have enough stockpile of relief goods for calamity victims. Yung pong mga family food packs ng DSWD, definitely hindi po yan kailangan, hindi po dapat yan lagyan ng mga pangalan o mga sticker that would advance, of course, the political agenda of some actors. Gayun din po, no, nasa mga umiiral na guidelines po natin yan ng DRR. And gayun din po, meron tayong mga yung mga guidelines natin on printing ng mga tarpaulins. Oh, may mga nagti-take advantage pa rin pala hanggang ngayon, 'di ba? This has been a long-standing problem for the last two decades. 'Di ba? Parang ang I think there was an American observer sa isang election who went over here. I don't remember which election this was. I think sa panahon ni Ramos and said is it difficult for us to simply provide aid or help to the citizens without actually trying to grab credit for it? It's because napakasimple. Sabi ng this American observer, is if everything is smooth sailing in your country, if all the policies are smooth, if government operations are smooth, it follows that the citizenry will be able to easily decide kung effective nga yung naboto nila and make decisions based on that. Ganun lang naman yan. Diba? You don't need to build a road and then put your face and remind them na ikaw nagpagawa ng kali. Hindi po ikaw nagpagawa. It's your job. No, even if it's your job. Saka hindi ikaw yung galing hindi, sa... Oo, pero ngayon, kung out of your pocket yung pera ng ginawa mong kali, sige, ilagay mo. Pero kung
pondo naman ng bayan yan, you merely implemented the project. Don't grab credit for it. Totoo. Pero balikan ko lang din ano kasi yung mga iba nagtatanong sa dami ng mga pinagdaanan natin ngayon ng mga bagyo. Kamusta na ba yung budget, 'di ba? Nang specifically itong DSWD kasi sila yung nangunguna sa pamimigay ng mga relief packs dun sa mga affected families nga ng mga bagyo na to. Sabi nila yung 1.4 billion has already been depleted. Na yun yung mga nagastos ng DSWD simula nung bagyo-bagyo tayo dito sa ating bansa. 1.4 million doon ay mga family food packs na pinamimigay. And they're actually waiting for the Department of Budget and Management to give or release 875 million more para nga doon sa iba pang mga affected families at yung mga maapektuhan. Actually, madami nang tatanong kung bakit maubusan ang pondo when right before the year started, naka-forecast naman kung ilan ang bagyong papasok and we're still within range to hit that number of storms. Mm-hmm. It's just that, tama, na-forecast natin kung ilan ang bagyo and we have a corresponding budget for that. Yeah. Ang problema is we did not expect na ang kumpulan nitong or a bulk of this bagyo would be in 1 month, di ba? So, kunyari, yung pondo natin was good until December. Sa isang buwan pa lang, may tatlo na tayong apat na bagyong pumasok. So, what happens is, yung budget that's supposed to be spread out, we reused everything for that certain month. So, yung magnitude ng devastation dun sa mga ibang lugar, di ba? Yeah. You will see also na napakalaki. Alright, si agriculture pa lang at saka infrastructure. Malaki, malaki. Let's move on to the next. Now on our sixth spot is about reserved parking. The Metro Manila Council or MMC is urging local governments in the capital region to prohibit reserving parking slots. MMDA Chairman Romando Artes emphasized the need for a standardized ordinance across Metro Manila to address the issue. Artes noted that the public's reactions to videos of such incidents indicate growing frustration. Earlier videos of individuals reserving parking slots went viral, one of which led to a heated confrontation. Nung tiningnan namin yung pong comments doon sa video, tuwan-tuwa yung reaction ng mga tao eh. So, ang thinking namin, hindi na dapat umabot sa ganon. Kasi kung ganon ang reaction ng tao, ibig sabihin they are approving yung violence para paalisin yung tao na nagre-reserve. Pwedeng umabot talaga sa sakitan eh. Which yun po yung gusto nating i-prevent. Let's get more information about this. We have MMDA Traffic Enforcement Group Director Attorney Vic Nunez. Welcome to brunch. Good morning, Attorney. Yes, magandang umaga po at magandang umaga sa lahat ng inyong taga-subaybay. Mm-hmm. Do you see high chances that this resolution will be passed? If so, do you have a timeline for this? Yes, perhaps it's really high time na ma-regulate yung ganitong mga sistema, especially now na papalapit na po yung Kapaskuhan. Alam natin na magkakaroon ng maraming tao sa mga malls, mm-hmm. sa mga grocery stores. So, alam naman natin yung usual tendencies ng mga motorista, ng mga Pilipino, kapag mahaba na ang pila, may papababain, mauuna dun sa vacant parking lot at tatayuan. So, actually nga, sabi may nag-comment sa amin na dapat hindi naman na kailangan idaan pa sa amang regulation because this is part of, you know, road courtesy and discipline. But we've witnessed nga po maraming nangyari mm-hmm. na nag-trending sa social media na even sa ibang bansa na yung isang video na binundol talaga yung nakatayo sa parking lot. And sabi nga ni Chairman, nakaka-worry because ang comment dito sa Pilipinas, sa social media, is that parang they're approving na okay lang banggain yun kasi mali yung taong nakatayo. So perhaps it's really ano timely na magkaroon tayo ng regulasyon regarding that. Yes. So that a clear guidelines on it na hindi ka basta pwedeng tumayo to reserve that parking area doon sa kasama mong malayo pa naman. Yeah, I agree with that point, Attorney, but ang question dito is since 70% po of all parking slots within Metro Manila po are owned by private companies, yung past issues, hindi ba dapat sila po ang nag-enforce ng no car, no reservation policy? Did you have a chance to talk to the owners of these parking lots?
Yes, actually sir, part rin ng aming Christmas traffic mitigation programs, yung coordinating with the different private sectors and stakeholders, especially yung mga mall operators. That's why we adjusted the opening of mall hours and the deliveries of yung mga trucks going to malls. And this will also be part of magiging agenda namin sa susunod na meeting para kausapin sila na magkaroon ng strict guidelines on this so that hindi na po humantong sa sakitan or pagmumurahan ng mga drivers at kung sino man yung tatayo doon sa parking space para pinare-reserve sa ibang sasakyan. So sana naman it's high time. And at least with this, magkakaroon ng awareness yung sanay nang gumawa sa ganitong estilo na papababain yung kasaman at ipapatayo doon sa vacant parking lot. And sana ano rin, mamulat yung ating mga kababayan at mga gumagawa nito na mali yun. Pero attorney, before we move on to Angela, I'd just like to clarify, ilan may mga cities po ba sa Metro Manila ngayon that are enforcing yung bawal i-reserve ang parking ng isang tao, dapat ba kotse mismo makapasok? May mga actually, wala hong actually LGU na may ganito ng ordinansa, but as far as I know, ang Quezon City, meron silang ordinance yung paglalagay ng mga reserve parking slots sa mga tapat ng kanilang establishment. So, yun, oo. Nagiging tendency rin ho yan na porke tapat ng tindahan, ng restaurant, nambubuli yung mga security guards ng establishment. Sinasabi, hindi naman namin kayo kliyente, hindi namin kayo customer, ba't kayo dito magpapark? Sa Quezon City po, mayroong ordinansang ganyan na pinagbabawal yan na porke sa harap ng establishment mo, you'll deserve it from your clients only. Alam mo, buti binanggit niyo yung attorney. Baka gusto niya i-check in Tomas Moroto at Timog kasi as of this week, kami mismo po nakakaranas na naka-reserve daw. Saan po kayo? Ay, bawal kayo dito. Gumaganong po papasok sila. Papasok sa establishment nila. So, paano natin papa-implement? Sabi ko sa mga kaibigan, i-print nyo yung ordinansa at ipakita sa security guard na nangaharas, because there's really an ordinance, and we even confiscate yung mga signages na reserve parkings for customers, for clients of a particular establishment, kasi maliwanag ho yan sa ordinansa ng Quezon City. Uh-oh. Because that's part of, you know, public domain, and hindi pag-aari ng establishment porke kaharap nila. Totoo. Yan po yung sa Quezon City. Ano po yung ini-impose natin na penalty dyan? And of course, ano naman yung impose natin penalty just in case, di ba, maging ordinansa na nga itong pinag-uusapan po natin? Yes, ma'am. Actually, kahapon, the representative of the Quezon City, si Assistant City Admin Bebot Kimpo was there. And Chairman Artes called his attention na baka pwedeng magawang template yung ordinance ng Quezon City at ma-enhance namin to include nga yung tatayuan yung vacant parking lot ng tao para at least magkaroon ng uniformity yung ordinances or magiging guidelines sa lahat ng LGUs ng Metro Manila. Kasama na rin po ang MMDA. And we will take, kumbaga, yung cue, yung basis din dun sa ordinansa na naisubmit na at naipasa na ng Quezon City. Mm-mm. So far po naman, ano, lahat po ng LGUs dito sa Metro Manila are on board? Yes, ma'am. Plan. Actually, unanimous ang members ng Metro Manila Council to act on it, especially now na papalapit na naman ang Kapaskuhan. And it's really high time na magkaroon ng ordinansa sa lahat ng LGUs ng Metro Manila regarding those issues sa pag-park, sa pag-reserve ng parking spaces and parking lots. Lastly, balikan ko lang po ulit, Director, ano, yung pinaka-date po natin na target na ma-implement itong batas na or ordinance. Siguro dapat by early December kasi you know, Christmas rush is, you know, coming out, and alam naman natin ang mga Pilipino na mahilig pumunta sa malls during Christmas season, Christmas rush, shopping, groceries and everything, and we want to avoid that incident na humantong sa violence just because of a parking space. Right. Okay, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. That was MMDA Traffic Enforcement Group Director Attorney Vic
Nunez. Good day, sir. Thank you very much po. Good morning. Good morning. Ayan ha, reminder sa mga taga-QC. Buti na nabanggit yun ni Director. Tumasumara to, Timog. Nakailan encounter na po ako dyan. Bawal mag-park daw dahil sa inyo yan. Hindi po sa inyo yan. Madalas ganyan. Public actually, parking sa QC. Space po kapag may establishment po kayo, hindi po automatic. I-print sa inyo yan. nasa unahan. I-print ko yan mamaya. Ganito kalaking kopya. Papanood natin yung ano interview natin kay Director Nunez. Alright, sige, let's continue with our countdown. Positioning at the fifth spot is the Marcos administration's war on drugs. The government under President Bongbong Marcos has seized over 40 billion pesos worth of illegal drugs. This year so far, the Philippine National Police or PNP has confiscated 20 billion pesos worth of illegal drugs. More than 140,000 drug suspects were apprehended since July 1, 2022. PNP Chief General Romel Marbil claimed that human rights are still being observed and respected under their drug campaign. However, the PNP has yet to release its data on the number of alleged drug personalities killed in police operations under Marcos's presidency. Actually, meron na din silang mga nilabas yung PNP ng mga crime rate dito sa atin this year, no, under the Marcos administration. Yeah, so parang pinapakita na from January to November 8 of last year, 30,000 yung naitalang mga crime. 35 rather. Ngayon, 30,000. Actually, without even exaggerating reports, you could see naman a stark contrast in the way media has reported in the time of PRRDN now. Kasi panahon ni PRRD, every time may magre-report ka ng drug bust, ng apprehension, it's laging sachet ng shabu, 5 gramo, 2 gramo, laging small volumes because street peddlers po ang hinuhuli natin ngayon. But now, if you take a look at yung mga operations ni during the PBBM time, we are confiscating them by the kilo. By the kilogram, which is what they were saying all along, na why are we looking at the, you know, in the end, small scale lang, the end seller, why not look for the source supplier. or supplier mismo at kilo-kilo kunin na natin bago pa tumama. The mere fact na we are hitting the small peddlers means tumama na sa kalye. Hindi mo pinigilan pumunta sa kalye. Hinintay mo pumunta sa kalye bago mo hinuli. Bakit? Hindi mo pigilan. Totoo. Yun sinasabi nila, di ba, big fish dapat. Oo, di ba? Kumbaga, it's like having a disease, eh. Di ba? Bago pumasok yung sakit sa katawan mo, at the source already. Bakit di mo lang pigilan yung sakit? Ba't hihintay mo pa pumasok bago mo pagalingin? Alright, sige, let's continue with our countdown. Placing at the fourth spot is Rowena Garma. The National Bureau of Investigation, or NBI, is awaiting the return of the retired police officer from the United States. The NBI said it is currently waiting for instructions from the Justice Department to facilitate Garma's return. The DOJ earlier confirmed that Garma left for the U.S. on November 7, where she was arrested for detained for carrying a canceled U.S. visa. Garma has been accused of being the mastermind behind the murder of PCSO executive Wesley Barayuga. She also revealed an alleged reward system for drug war killings during the Duterte administration. Sinasabi niya na hindi niya intention na tumakas because wala naman charges sa kanya at she was already released by the Quadcom. Diba, na-contempt siya and then she was released. So, wala daw siyang intention na tumakas. Papasya lang daw. Babalik din siya. But then, ayun nga, canceled na pala kanyang visa. Ang question naman dito yun kasi is, wala talaga siyang kaso. Pero ngayon, NBI will wait for her. But the question is, why would she travel with a canceled U.S. visa? Hindi pa yado yata yun canceled eh. Sabi ka. Doon lang nila kinancel. Noon nandoon? If I'm not mistaken. Kasi usually, when you leave immigration here, at they check kung saan ka pupunta, they will check also yung travel documents mo going out. Yeah. And usually, they scan. Kasi may mga scan yan eh. Sa bagay, kasi sabi nga nila, nung August, di ba parang she tried to go to US also, bago pa siya naka-attend ng Quadcom hearing. Naka-reflect na yan eh. Dapat usually, you're not allowed to. Even the, di ba, mga aeroplano, chine-check rin yan minsan eh. So, I don't know why she traveled to the US without a... Pero, yun nga yung sinasabi nila. Yung iba pang mga persons involved
persons of interest dito sa nangyayari sa Quadcom hearing na tingin nila ay may criminal liability, ay huwag na nilang daw nila antayin pa ang ICC ang kumilos para hindi daw makatakas o makaalis, di ba? At this point in time, they can move freely dahil wala pa naman sila mga kaso. So hindi might kaya, as well, di ba, look at the probable cause ng case and magsamba kayo ng kaso kung gusto nyo hindi kaya natakot si Colonel Garmat na gusto mag-seek ng asylum? Pwede. That we don't know. So abangan natin yung pagbabalik niya dito dahil baka ay sasama talaga siya sa ano ulit sa hearing. If sasama pa si PRRD, which is true to his word na 10 hearings ang gagawin niya, then at least you will have Garma, you will have De Lima and Trillanes. Oh, ang gandang party ito. Okay. Oh, ilang mikropono na pa kaya ang bibigay kay former president para maiba to niya? Sige. Don't go away because we're not done yet. May dalawa pa tayo. Please stay with us. Welcome back. You're still watching Brunch here on the One News. It's Friday and thank you pala sa Buddha's Belly for providing us this food and sa mga viewers natin who are interacting with us on our social media accounts. All right, let's continue with our countdown. Emerging at the third spot is the House Quadcom because it is far from over. Chairman Ace Barbers told the big story that they plan to invite more resource persons. This as they seek to establish clearer connections between drug syndicates and pogo businesses. Barbers said they want those behind all these issues held liable no matter how influential they are. Ang malaking tanong ay sino bang nasa likod na malalaking opisyal na nasa likod nitong mga sindikatong ito na nagkaroon sila ng lakas ng loob na pumasok sa ating bansa. And that is what we want really to establish. Mm-hmm. Sige, let's continue okay. With our... Ay, may sasabi ka ba? No. Ah, okay. Go. Heating up at the second spot, the Philippine National Police is ready to assist in the arrest of former President Rodrigo Duterte if Interpol issues a red notice against him. This is in connection with the International Criminal Court's ongoing probe into the Duterte administration's war on drugs. PNP spokesperson Jean Fajardo noted that as a former member of Interpol, the PNP is obliged to comply with any assistance requests for custody. Fajardo added that the former president will not be given special treatment and all actions against him will follow due process. Yung mechanism naman po in terms of security assistance ay nandyan naman po. This will not be the first time for the Philippine National Police to extend assistance to our foreign counterparts in terms of arresting yung individual subject po ng mga, particularly yung mga red notices being issued by the Interpol po. Oh, yun. Mm. No? Kasi yung sinasabi natin, di ba, yung sa Interpol, we are still... member of it, yeah. Diba? Ito ang loophole siguro sinasabi ni Attorney Conti way ago about how they will go about this. We are now no longer members of International Criminal Court, but the cases in question happened before we pulled out. Number two, we're still part of Interpol. All right, sige, let's continue with our countdown. Our today's top story. President Bongbong Marcos reiterated that his government will not cooperate with the International Criminal Court when it comes to his predecessor's war on drugs. However, he will also not block them if they want to investigate former President Rodrigo Duterte. Here's a report. Marami akong pinatay na pulis sa Davao na kriminal. Ako mismo ang talagang humirit, harap-harapan. That came from no less than former President Rodrigo Duterte during the House Quad Committee hearing on Wednesday. With that, President Bongbong Marcos confirms that the Justice Department is already studying the possibility of holding Duterte liable for his statements. You know, all of the testimony that was given will be taken in and will be assessed to see what in legal terms. What is the real meaning and consequence of some of the statements made by PRRD.
Marcos added that if Duterte decides to submit himself to the International Criminal Court, the government won't stand in the way. Recall that the former president dared the ICC to hasten the probe against him. If yun ang gugustuhin ni PRRD, eh hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Marcos, though, insists that the government is in no obligation to provide the ICC with assistance. But Executive Secretary Lucas Bersamin says the Philippine government may cooperate in the investigation through the Interpol. The ICC might or could refer this process to the Interpol. Mm-hmm. And under our protocols, the Interpol could effectively request by red notice the local law enforcement agencies to affect the process. Let's get more insights about this. We have with us former Senator Antonio Trillanes IV on the line. Good morning, Senator. Good morning po sa inyo, kasamang Diego at kay Ms. Angela. Yes, Senator, ano po ang reaction natin sa statement ni PBBM? And do you see the red notice sa Interpol being affected very soon? Well, una-una, wini-welcome natin yung statement po ni President Marcos at ni Executive Secretary Bersamin, no? So, na-articulate nila yung government policy that they will not get in the way of the ICC investigation and yung eventual implementation ng warrant of arrest if done via Interpol. Ito po ngayon yung estado nito. With this development, sa nakikita po natin base sa aming impormasyon na kakalap, baka within before the year ends, meron pong major development na lalabas po sa ICC. Pero yung actual warrant po, nakikita po natin yan baka mga early next year pa. Pero Senator, no, sana you can explain to us yung process na if the Interpol issues a red notice, will agents of Interpol come to the Philippines and be assisted by PNP or ita-transfer lang po ang warrant of arrest sa PNP and PNP po ang kukuha kay former President Duterte at i-deliver sa Interpol? Ang sistema po kasi ng Interpol is hindi necessary na meron silang actual agents on the ground. Kasi parang deputized yung ating mga law enforcement agencies. So meron silang centralized computer system, merong system sila na may desk sa PNP sa Camp Crame, okay, na kung saan yan yung repository ng lahat ng mga may red notices dito po sa ating bansa para tayo po ang mag-i-implement ng red notice na yon on their behalf. Mm-hmm. Senator, House Quadcom said through its lead chairman, Congressman na Ace Barbers, na hindi po nila ibibigay yung transcript ng hearing sila sa ICC. Pero kayo po ba, did you submit the House Quadcom transcript to the ICC already? Opo, na-submit na po natin agad-agad. Mm-hmm. These are open sources, no? While we respect the position of the Quadcom chairman, Congressman Ace Barbers, yun yung official policy na hindi sila formally magte-turn over. Mm-hmm. Kasi yan po ang position ni President Marcos that they will not cooperate, pero they will not hinder. Mm-hmm. So since open source naman po itong mga transcript na ito, pwede po siyang maihatid at kahapon ko po na ipasa sa ICC yung Quadcom transcript. Okay. So, yung usapin naman po no, na nakita natin sa mga video na medyo parang yung attempt daw po na ibato kayo ng mic ni former President Rodrigo Duterte, your reaction to that. And of course, let's say for example, pirmahan nga po ni Pangulong Rodrigo Duterte yung back secrecy law. What would be the next step? Tinatanong po ni PRRD kung magpapasampal po daw kayo, Senator. Opo.
Later in the hearing ho, sinabi ko, in fact, sinabi ko sa kanya, ito na, sige, sampalin mo na ako para mapirmahan na. Pero ganun po yan si Duterte. Pagka bank waiver ang pinag-uusapan, noong ko pa tong 2016 kina-challenge siya, tapos doon nga sa Quadcom, nung tinanong siya nung chairman ni Congressman Suarez, kung pipirma ba siya ngayon kasi gagawin na nung sekretariat, biglang gumagawa ng eksena. Ganun po ang estilo ni Duterte, pag nako-corner siya, gagawa siya ng eksena para malilihis yung atensyon. Hinding-hindi po pipirma si Duterte kasi nandoon po yung sikreto. Diba? Napakita ko naman po, napakita ko naman po sa publiko, sa Quadcom hearing, kung ano yung sikreto ang tinatago niya. Tsaka, anyway, sabi ko nga, kung hahantong man sa impeachment yung sa kaso ni Vice President Sara Duterte, lalabas po lahat yan. At makikita pa rin naman po yan kasi exempted sa bank secrecy law ang impeachment trial. So, Senator, I'd like to ask, no, pinag-uusapan kasi natin ang bank statements na may documents po kayo at alam niyo po magkano talaga ang pera sa bangko ni former President Duterte. Pero he is also requesting financial support po from Congress or sa Quadcom para mabayaran po ang hotel, accommodations at yung transportation fees niya kasi wala daw siyang pera pang palengke. Ano po ang reaction niyo dito, Senator? Yun nga po, no? Sana napapanood ng mga kababayan natin yan kung paano siya magsinungaling. Nung una po, sinasabi niya na doon lang daw siya sa pension niya, umaasa sa sweldo, kaya pinapasagot niya yung pamasahe niya. Pero nung naipit ko siya, nung pinakita ko yung video, umamin po siya. Sabi niya, anong palagay niyo sa akin? Hindi ako nakapag-ipon ng 5 bilyong piso? Sinabi niya po yan on record. Doon sa hearing, no? Doon sa mga nakapanood ng hearing hanggang dulo, inamin niya na meron siyang at least 5 billion pesos. So kaya nga sinabi ko, kita niyo, sinabi niya kanina, wala siyang pera pamasahe, pero ngayon umaamin na may 5 billion piso. Alam mo, sa sobrang pathological liar ni Duterte, hindi niya na-memorize kung anong kasinungalingan ba yung mga sinasabi niya on the very same day, ano? Same hearing. Nag-joke lang daw po siya, Senator. Senator, lastly, ano, marami po kasi nagulat na nandoon po kayo nung last hearing. So, are we going to be expecting you again sa susunod na hearing? Will you be there? Depende po kung tayo po ay iimbitahan. Kung tayo naman po ay iimbitahan, ready po tayo. Kasi alam niyo po na subaybayan ko po yung buong kasaysayan ng Duterte administration. Nandoon po kami from the very start. Bulat na po yung mata namin. Kaya ngayon po yung pagkakataon na mailabas po itong mga issues na ito. Kasi nung panahon na yon, talagang marami pong nabulag. Ano? Kasi kontrolado nila yung buong propaganda machinery ng gobyerno. Kaya hindi po lumalabas itong mga issues na ito. Kaya magandang pagkakataon po ito ngayon. Ay, last na po, very brief na lang po. Satisfied naman po kayo doon sa nangyaring hearing sa House of Representatives, the way they have conducted the hearing? Yes, I'm very satisfied. Maganda po ang pag-moderate ng mga Quadcom chairman at maganda po yung pag ano nila. Even pag-contain nila ng mga outbursts ni Duterte, ano po tayo, very satisfied at nalabas po yung mga kailangan ilabas. Alright, sige. Marami pa tayong gusto itanong, pero unfortunately, we don't have much time. But hopefully, we can still have you here. Baka pwede naman sa studio next time, former Senator. Apo, yes ma'am, yes Alright, ma'am. Alright, sige. Thank you so much. Yes, thank you so much. That was former Senator Antonio Trillanes. The 4th. Oh, yan. Very, ano yan. Dutrilima daw ang nagka-trend na. No, may hashtag. Dutrilima, Duterte, Trillanes, Dilima. Ngayon, pag naulit yung hearing at dumating si Garma, Dutrilima, Arma, Dutrilarma, Dutrilarma. May mga ano na sila. Anyway, sige, siksik tayo na araw. A lot of things we talked about, Baguio, the Quadcom hearing, but for now, that wraps up today's episode of Brunch. Siyempre, thank you muna sa Budas Belly, Marjorie Tan, for sending this. And lahat ng viewers natin. Happy Friday, ha? Oh, ingat po kayo, ha? Join us again on Monday. I'm Angela Lagunzad Castro. This is Angelo Casa III. Oh, go.
Kung mabait ako ngayon, we are One News. All sides, all the time.